Sir, question. Regarding portfolio management, we must always invest in two negatively correlated investments. In deploying bonds, mas better po ba ang lump sum or peso cost averaging? Example, sa Soldivo Fund. Goal ko kasi is another liquid investment na just in case bumagsak ang market at emergency fund is threatened like 2020 pandemic, may madaling pagkukunan. Thank you, sir. Okay. I would agree na mas maganda na meron kang two negatively correlated investments sa portfolio mo. It's part of the diversification na kapag bumababa ang isa, meron ka historically ibang asset na tumataas. So, in deploying bonds, mas better ba na lump sum or peso cost averaging? Para sa akin, kung bond fund, like yung Soldivo Fund, okay lang na peso cost averaging kung wala kang time. Ngayon, I know some people na sa strategic averaging method, this is parang timing the market, no? And hinihintay nilang bumaba. Pag bumaba, dun sila nag-i-invest ng medyo malaki. Tapos, pag medyo tumaas na, kukunin na nila. So, it's like timing the market. And usually, that's something that you do if you want to do some lump sum investing. Para sa akin, kung very significant yung lump sum mo, ergo kung more than 100,000 yung balak mong ilagay, it's better to do peso cost averaging. Pero pag less than 100,000 pesos, okay na mag lump sum. Okay? So especially for a bond fund na hindi naman siya ganun ka-aggressive. But if you're doing a lump sum on the stock market, I would say na you have to do a little bit of timing, no? Kaya kung ayaw mo mag-time, wala kang oras na mag-monitor, then instead of doing a lump sum, mag-peso cost averaging ka na lang sa stock market. So, dun sa goal mo na another liquid investment na just in case bumagsak ang market at emergency fund is threatened, yes, maganda ang bond fund. And in that case, pwede kang mag-peso cost averaging kung more than 100,000 yung gusto mong ilagay. Ngayon, kung less than 100,000, okay na i-lump sum ngayon. Of course, this is just my opinion. I don't know kung magkano talaga yung i-invest mo or magkano ba talaga yung kailangan mo na emergency fund, no? May mga times din na ang in-advise ko dun sa isa kong client is to do both. And meron kasi siyang 500,000, although gusto niyang i-invest sa isang equity fund. This was around 2 or 3 years ago, na medyo bagsak din yung stock market. So sabi ko, this is a long-term investment. So it's actually it makes sense to invest a little bit now na lump sum. So sabi ko dun sa 500,000 mo, ang gawin mo, yung 200,000, pwede mo na siyang i-lump sum ngayon kasi bagsak yung stock market noon or mababa, no? It was actually hovering around the support. So, pwede mo nang i-lump sum ngayon yan. And then, yung 300,000, i-cost averaging mo siya for the next 2-3 years. So, yun yung an advice ko sa kanya. So, you can actually also do both. But if this is something na you want to supplement your emergency fund, then okay yung decision mo na ilagay siya sa bond fund, Aries. Alright?